pasensya na po kayo. Sabi na nag-aalala na po kasi ako sa tatay ko eh. Hey. It's alright. You don't need to apologize. We're all here for you, for your family. Okay? Everything's going to be alright. Missus, ligtas na po siya. Salamat. Naalis na po namin ang balas sa katawan niya. Pero sa ngayon, natutulog pa rin siya. So kailangan natin hintayin na magising. So at this time, mas makakabuti na magpahinga muna siya. Maraming salamat, Dok. Walang ano man. Sige po, ma'am. Tuloy na po kami. Siguro huli nakaligtas si tatay. Hindi siguro namin alam kung paano namin ipagpapatuloy yung buhay. Ewan ko ba? Parang sunod-sunod na ata yung kamalasan sa pamilya namin. Unti-unti na nawawala talaga yung swerte ko eh. Mikay, isipin mo na swerte ka pa rin. Dahil kahit anong ibatos yun ang pagkakataon, nalalagpasan yun ang pamilya mo. This will only make you stronger. Okay? Mikay! Mikay, si Dinoy, okay na ba siya? Ano ba nangyari? Maraming salamat po sa pakikiramay niyo sa pamilya namin. At salamat na rin po sa pagtulong ninyo dito sa ospital at sa investigasyon. Would you know if Dinoy has any enemies? Any idea who could have done this to him? First the fire. Now this. I believe it's best to move your family to a safer location. Nakakahiya naman po. Okay na po kami siguro dito. Don't worry about anything. The safety of your family is more important. I suggest you accept my offer. Sige po, kung ikabubuti po ng pamilya ko. Salamat po. Tumahan na kayo. Malalagpasan rin ni Mang Dinoy yan. Fighter yun eh, di ba? Salamat, Kiko. Pero hindi ko sumaintindihan pati na kailangan gawin ito sa tatay namin. Kaya yun na ang polis mag-imbestiga. Ang mahalaga, maging okay na si Mang Dinoy. Oh, Dindi. Nakasamang loob mo, ha? Huwag ka nang iiyak. Pero pag minsan, pag sobra na at hindi mo na kaya, dalawa naman ang balikat ko. Pili ka na lang. Salamat, Kiko, ah.